ang storya ni Goldilocks at ng tatlong oso. Noong unang panahon, may isang batang babae na ang pangalan ay Goldilocks. Naglakad siya sa gubat at may nakitang isang bahay. Kumatok siya at dahil walang tao, pumasok ito sa loob. Sa lamesa, may tatlong mangkok ng lugaw. Nagugutom si Goldilocks, tinikman niya ang mga lugaw. Sa unang mangkok, "Masyadong mainit," sabi niya. Sinubukan naman niyang tikman ang nasa pangalawa. "Ang lamig masyado ng lugaw na to." Tinikman niya ang huling mangkok ng lugaw. "Masyarap, tamang-tama lang ang lugaw," sabi niya at inubos nga niya ang lugaw sa pangatlo. Pagtapos kaini ni Goldilocks ang mga lugaw na almusal ng mga oso, napagod siya. Kaya pumunta siya sa may sala at nakita niya ang tatlong iba't ibang upuan. Umupo si Goldilocks sa unang upuan para magpahinga. "Masyadong malaki yung upuan." Sinubukan naman niya ang pangalawa. "Ay, ang laki pa rin ang upuan na to para sa akin." Kaya umupo siya sa pinakahuli at pinakamaliit na upuan. "Sakto! Tamang-tama lang ang upuan." Maayos na nakaupo si Goldilocks nang biglang, "Nasira ang upuan!" Hindi niya ito inalintana. Umakyat siya sa kwarto at nakakita ng tatlong iba't ibang kama. Humiga siya sa una. "Masyadong matigas ang kama." Sinubukan niya ang pangalawa. "Malambot naman masyado ito." Hinigaan niya ang pangatlo. "Maginhawa, tamang-tama lang ang kama." Nakatulog ng mahimbing si Goldilocks. Maya-maya pa'y dumarating na ang tatlong oso. "May kumain ang lugaw ko," sabi ni Papa Bear. "May kumain din ang lugaw ko," sabi ni Mama Bear. "May umuwas ang lugaw ko," iyak ni Baby Bear. "May umupo sa upuan ko," galit na sabi ni Papa Bear. "Nagalaw at mukhang inupuan niya rin ang akin," sabi ni Mama Bear. "May umupo sa upuan ko at sinira niya," iyak ni Baby Bear. Kaya lumingon-lingon sila at hinanap kung sinong may sala. Umakyat sila sa kwarto at sinabi ni Papa Bear, "May natulog sa kama ko." "Mukhang may natulog din sa kama ko," sabi ni Mama Bear. "At may natutulog sa kama ko. Nagihilig pa siya," sigaw ni Baby Bear. Walang ano-ano'y nagising si Goldilocks sa gulat nito nang makita ang tatlong oso. "Tolong!" Tumalon siya at tumakbo palabas ng kwarto. Binuksan ang pinto at lumayo sa bahay ng mga oso. Mula noon, hindi na muling bumalik si Goldilocks sa bahay ng tatlong oso.